try kimchi ulam for all season. Ito, gumawa ulit ako. Pero ang yung version ko, talagang ayaw ko yung putol-putulin siya. Kasi pag pinuputol siya, okay lang naman isubo ito buo eh. Talagang may sounds. Talagang nag-ano siya na crunchy. Kasi pag ginugupit ko siya, yung hiniwa ko siya ng ganyan, yung bite size, ito siya, itong dahon, nag-shrink siya ng todo-todo. Nag-shrink na parang wala nang ganang kumain kasi walang tunog. Ito kasi, ayan, gumawa ako ng mas marami-rami kasi bawal nga maglabas-labas. Kaya ito yung ulam ko. Hanggang maubos, di gawa ulit. Hindi kasi pwede yung araw-araw lumalabas. Kaya ito na lang kasi napapreserved siya. Hirap ng ganito. Hindi mo alam sinong kalaban mo sa labas. Maigi na yung magmukmuk na lang. Hindi nga ako namigay eh. Mahirap mamigay. Tapos pa, hindi natin alam na bakit parang nag-iba yung sikmura ko. Baka dahil sa binigay mo. Kaya ang in-upload ko eh, para kung gusto niyong kumain, gayahin. Gayahin yung my own version. Hindi pa siya kulang yata yung aking gravy. Pero nag-ano kasi ito eh, nag-create siya ng kahit na pigang-piga na to. Pigang-piga ko siya, pero hindi naman masyadong dried. Maya-maya, kahit gumawa ko ng gravy, pero yung pangpalapot ko, hindi yung rice flour. Tapioca starch ginamit ko. Tapioca starch. Kasi hindi siya masyadong nagtubig. Kasi ito mamaya-maya konti lumalabas yung parang nagtubig siya dito. Dahil doon sa ito, hindi naman ito napipigaan talaga ng bongga-bongga. Hindi napipigaan ng bongga-bongga ito. Yung iba kasing gumagawa, ano sila, yung pinuputol-putol, tapos ilagay sa jar, yung glass na jar. Pag kinuha na nila, para nang ano na, warak-warak na. At least ito, pag isubo mo buo, busog ka na. Pwedeng i-snack mo lang. Healthy, ano to eh, healthy na gulay. Ginamos na sa Bisaya pa. Imbis na ginamos na atsobes, ito ginamos nga cabbage. Hanggang 3 days, after 3 days ito bago mag aroma siya. Aroma na amoy luya, amoy sili, amoy bawang. Nilagyan ko ng kunting suka para pang preserve. Marami-rami ito. Hindi ko nga inubos eh. Kasi giant size yung nabili kong tatlo. $20 yung tatlo. Malaki kasi yan. Tapos ito yung aking organic na vitamin C. Iwas-iwas kasi sa ano. Ito na lang ang natural panlaban sa atin. Ah, may bayabas. Natural vitamin C. Ano bang tawag? Ano ba tong tawag? Ah, hindi naman tupunkan kasi maliit siya eh. Pero super yummy. Uy, nag-blurred. Bakit ganun? Vitamin C, bayabas, at saka ito. At saka ito. Ito, vitamin C. Kain na lang tayo ng mga natural na ano. Kaysa mahal-mahal yung nakabote na. Ito, mataas tong vitamin C nito eh. Gawin mong parang tubig na ganito eh, pigaan mo. Wala nang juice naman. Wala namang ubo-ubo sipon-sipon. Nakakatakot kasi pag umubo ka na sa labas eh. Sabi nila, oh, 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 eh, eh.
Ang sama ng tingin nila pag may ubo sa inuubo ka sa labas. Kaya ito na lang. Ano ba ito? Natural siya na vitamin C. Because I cannot afford yung mga nakabuti na. Okay, thank you.